Mapagpalang umaga, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Ako po si Ana Marie Villere mula sa Tribes Bicol. Ang pagkaing espiritual na ating ihain ngayon ay hango sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sa talatang ito ay binibigyan ng diin ang pag-ibig ng Ama sa ating lahat, na ipinapaalala ang tungkol sa sakripisyo ng anak kaya nakamtan natin ang kaligtasan. At minsan dumarating ang panahon na sinusubok pa natin ang kakayahan ni Lord dahil sa ating mga pangangailangan sa buhay. Bakit kaya nahihirapan tayong magtagumpay sa ating mga lakad? Bakit hirap tayong umangat at managana ang buhay? Gayong nasusulat naman sa ating debosyon ngayon, na kung kaya ngang ibigay ang kaisa-isa niyang anak para tayo ay maligtas, paano pa kaya ang mga pangangailangan natin para sa ating ikasasagana? Marahil kapatid, hindi kaya may kulang pa sa ating pamamaraan ng pagsunod? O baka naman hindi pa tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos? O kaya marami pa tayong pag-aalinlangan kaya hindi natin makita ang totoong liwanag? Kaya kung hindi natin makikita ang totoong liwanag, paano pa kaya natin makikita ang mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon? Mga kapatid, isa sa naunawaan ko sa nais ihatid sa atin ng bersong ito ngayong umaga, na lubos tayong magtiwala at umasa sa Kanya, na kaya niyang ibigay. Dahil kung magtitiwala tayo sa Kanya at hahayaang ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, maniwala tayo na hindi niya tayo pagkukulangin. Kaya mga kapatid, munting encouragement, ibigay natin sa Diyos ang ating mga sarili tulad ng pagbigay niya kay Jesus sa ating lahat. Nakakatiyak tayong anumang hingiin mo sa iyong panalangin ay ipagkakalob ito ng Panginoon, sapagkat Siya ay tapat na mangyayari ang lahat ayon sa Kanyang mga plano. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, nawa sa maikling debosyong ito, naunawaan natin na lahat ng pangangailangan natin ay kayang ibigay ng Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. God bless po sa lahat. To God be the glory.